Nasa kabilang linya ng ating komunikasyon si Ms. Michelle Sagun mula sa Jones Isabela. Nais po nitong ihulog o hingi ng tulong ang kaibigang OFW sa bansang Saudi Arabia matapos di umanong pagpasapasahan ng mga kapatid ng amo nito. Hindi rin ito di umano sinasahuran. Apat na beses na itong sumubok magpatulong sa agency ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin di umanong nangyayari. Ayan, Kuya Boots, paki-interview muna. Magandang hapon sa iyo, Michelle. Si Michelle po ay nasa Jones Isabela pa. Maari mo bang ikwento sa amin kung ano yung pangyayari tungkol dito sa kaibigan mo? Kapatid siya, oo. O kapatid ata, kapatid. Hipang ako po. Ah, ganun ba? O sige, ano, Michelle, pakikwento muna sa amin. Ano ang maitutulong namin? Ano maitutulong namin sa'yo? At saka sa hipag mo? Bali, noong April 1 po, 2021 po siya na-deploy sa Onay sa Saudi. Mm-mm. 3 months po siyang hiniram ng anak ng amo niya nung kaka-deploy niya po sa Onay sa. Pero habang nasa anak po siya ng amo niya, pumupunta na po siya sa amo niya na pinagtratrabaho siya ng walang bayad. Tapos after 3 months po, kinuha na siya ng amo niya nung July 1, 2021. Nakalagay po sa kontrata niya na maglilinis lang po ng bahay, gagawin niya. Pero pinagluluto po siya ng mga paninda niyang mga cookies at mga iba pa. Ganun po at marami pa. Nagsimula yung trabaho niya sa umaga. Una, maglinis muna siya, tapos pagtapos niya ng maglinis, magluluto na po siya ng mga paninda ng amo niyang matanda. Hanggang kalagitnaan na po siya ng gabi na nagtatrabaho, tapos nakalagay sa kontrata niya na libre po lahat ng personal po niyang pangangailangan, pero hindi po nasunod yun. Nasa amo na nga po niya, pero hinihiram pa po siya ng mga anak ng amo niya. Walang bayad, bihira po siya bayaran. Ngayong buwan na po ito, nagkasakit po siya, pinipilit po siyang magtrabaho kahit hindi po niya kaya. May araw na hindi niya kayang bumangon, pina-hospital po siya ng amo niya, tapos wala pa pong 2 araw, pinipilit na po siyang pagtrabahuin. Kahit hindi niya kaya, inaaway po siya ng amo niyang matandang babae. Hanggang ngayon po, nagkakasakit po siya, hindi siya nakakakain. Wala na po kaming komunikasyon sa kanya. Pag hindi niya po kayang magtrabaho, pinapatayan po siya ng wifi. Kasi wala po siyang, may SIM card po siya pero wala po siyang load. Nakikiconnect lang po siya. Tapos ilang beses na po siyang nagpapatulong sa agency niya dito sa Pilipinas po, sa Philtex International. Kaso wala po silang pakialam kasi dinededma lang po nila. Tapos nung tinignan ko po ng mabuti yung kontrata po na nakalagay sa kontrata ng hipag ko, lalaki po yung amo niya, pero ang amo naman po niya ngayon ay matandang babae po. Hindi po alam ng hipag ko kung ang nakalagay po doon ay kung sino po yung taong yun. At nakalagay po sa kontrata niya na 3 tao lang po yung amo niya. 2 mag-asawa po at 1 bata. Kaso hindi po nasunod yung nasa kontrata po niya. Ang problema niya po ngayon ay nagkakasakit po siya at wala na po kaming komunikasyon sa kanya kasi pinatayan po siya ng wifi at sobrang nanghihina na po siya ngayon kasi hindi niya na po kaya kasi may sakit po siya, hindi na siya po nakakakain. Ayan, sige Michelle, ang galing. Meron siyang kodigo kaya para wala siyang mamis at saka tuloy-tuloy yung kanyang pag-uulat. Ngayon, nasaan nga itong hipag mo? Taonay sa Saudi po, ma'am. Sa Saudi, o ngayon, tamang-tama, nasa kabilang linya. Teka muna, Kuya Mac, Kuya Boots, ako na muna ang, dito ha, ako na muna ang hahawak. Kasi nasa kabilang linya ng ating komunikasyon ngayon para sumagot at tumulong sa atin ay si Attorney Francis De Guzman, ang Director ng Anti-Illegal Department ng POEA. Hello po. Ma'am, good afternoon. Hello po, Attorney Francis. Naku po, narinig niyo po? Opo. Narinig niyo yung ulat po ni Michelle? Opo. Yes, ma'am. Actually, pinapa-pull out ko lang po yung record. Medyo naglalaglang yung system. Hindi lang i-pull out agad yung record niya. Ma'am, like yung mga ni-refer last week, hingin ko lang din yung email. Ayan, sabi ko nga lagi, email transaction kami para matimbrehan din namin yung agency, masabihan yung agency na
ma-check yung condition ng worker, and then kung hindi na talaga okay yung condition ng worker, ma-pull out siya doon sa employer niya. Yun po yung opo, Attorney Francis, kahabang nakikinig po ako doon sa sinasabi ni Michelle, ito po ang complainant natin on behalf po ng ating OFW. Parang lahat ng kwento niya sa dalas ko na rin po kayong nakakasama po dito si ang POEA po, si Admin Olalia po. Lahat po ng sinasabi niya parang lumabag eh, ano po, bawal. Yes ma'am, doon sa ano kasi kung ano yung nakalagay sa kontrata na, kasi nakalagay dyan ma'am sa contract yung Foreign Recruitment Agency o yung FRA, tapos nakalagay din dyan mismo kung sino yung magiging employer. So kung iba po yung nakaano doon, may paglabag ito ma'am, tinatawag nating reprocessing, kasi kung kanino ka dapat nakakontratang magiging employer mo, doon ka dapat magtatrabaho. Tapos kung ang nakalagay doon ma'am, kasi lalo na ma'am sa household service workers natin, yung iba po kasing agency din naman na maayos, nililinaw na nila ma'am eh, ito ha, ang magiging ano mo dyan, kasambahay ka, ang nasa bahay na pagsisilbihan mo, ang nasa bahay na pupuntahan mo, yung mag-asawa, tapos meron silang dalawang anak. Yan, malinaw yon na nakalagay doon kung ano yung mga ano. Tapos, general ang gagawin. May mga gagawa ng mga trabahong bahay, lahat ng trabahong bahay, nakalagay din po. At least, dinidiscuss po yun ng maayos. Marami naman po ang nasusunod. Pero meron nga yung pailan-ilan, tulad nung binabanggit ni Ate Michelle, na parang dito yata kasambahay, caregiver ng matanda, at the same time, taga-factory pa ba ng sabon, ma'am? Parang may naano akong cookies nagagawa po. Gumagawa po siya ng mga bread po. Mga cookies. Bread, oo, bread. Tagagawa pa ng bread ng mga ganun na commercially inilalako pa sa iba. So, medyo iba po yung scope ng trabaho. Yung mga ganun, ma'am, sana kung mga tipong mga paminsan-minsan lamang namang ginagawa, ibig sabihin, ipinapakisuyo lang, o paalagaan mo muna yung nanay ko, paalagaan mo muna yung ganito, na hindi naman po yun yung talagang day-to-day na ano niya. Tapos kung maganda rin naman yung trato ng mga amo, maaari ma'am na mapagbigyan. Pero yung mga ganito, ma'am, na talagang idinagdag ng trabaho, tapos dito ma'am parang, tama ba ma'am Michelle, inilipat pa siya ng amo, parang ganun, iba pa yung amo na pinagdalhan sa kanya, bawal po iyon. May bawal po. So kung ano lang ma'am yung scope, dapat malinaw na yun eh, dito pa lang dapat sa Pilipinas. Kung ano lamang po yung scope, kung ano lang po yung napagkasunduan, dun lamang po pupunta. Ayun. So, Attorney Francis, kayo na po ang tutulong dito sa yes, idinulog po sa atin ni Michelle. Opo. Ma'am, as with ano ma'am, with the way we do things, kasi nga dahil may rescue and repatriation request, unahin natin yun ma'am kasi mas kailangan yun. Anyway, with any other case naman na gustong i-file or maaaring ma-file, pag nailigtas na or at least napauwi na yung worker, mas mabuti pong yung worker mismo yung mag-pursue ng kaso para yung ebidensya, saka kung ano man po yung statement or testimony, manggagaling mismo sa kanya, mas malakas po yan pag nagkataon. Attorney Francis, ang ibig nyo pong sabihin doon, mas mahalaga po yung buhay. Uunahin yes, po ma'am. Muna natin opo. Yung buhay at kalusugan. Opo. Opo, unahin po muna natin na ma-rescue, at least sabi ko nga nung nakaraan, dalhin muna natin siya ng shelter or polo hanggang sa makakuha tayo ng schedule para makauwi na siya eventually dito. Yun po yung importante. But we'll make sure ma'am that the agency is held accountable for this, lalong-lalo na newly deployed ito. Ma'am Michelle, April 2021, yes, ano po yung deployment niya? Yes po, lang sir. Sige opo, ma'am. Opo, neto lang opo. Po. Kaso ngayon po kasi hindi niya na po kayang bumangon, nagkakasakit po siya. Yung katulong po na nasa third floor po nagbibigay ng pagkain niya. Nagdudura na po siya kasi ng dugo, sir. Hinang-hinaw na po kasi siya. Hindi na po, ano maganda yun. Hindi na po kaya, sir. Kaya wala sige, na ma'am. Po kasi kaming mahingian ng tulong. Ma'am, sige po. Huwag po kayo mag-ilala, ma'am. Kami po ang mag-aasikaso nito, ma'am. Ma'am, off-air, kukunin po nung mga staff natin yung email address nyo, ma'am, para magawang ko po ng referral ngayon din po. Yung within the day po, mag-ano ka ng referral. Ayun, ang galing. Kuya kasi ma'am, wala din po kaming komunikasyon sa kanya. Opo, ma'am, huwag kayo mag-alala, ma'am, kung kayo hindi makapag-communicate sa kanya, obligasyon po ng agency
na sila mismo dapat may direct na communication sa kanya or alam ng agency kung ano yung mga nangyayari sa kanya. Kasi po matagal na pong humihingi ng tulong sa agency po niya dito sa Pilipinas, kaso hindi po siya tinutulungan. Binabaliwala lang po yung mga sinasabi. Oo, Ate Michelle, ang nangangako na sa iyo ngayon ay si Attorney Francis D. Guzman ng POEA na, ha? Oo, okay, sige. Okay, yung mga... Ma'am, off air, ma'am. Allow me to contact you. Taga Isabela kayo. Thank you, sir. Thank you, sir. Ayan po. Well, ma'am. Maraming salamat sa pagtitiwala sa ating programa, Ma'ati Michelle Sagun ng Jones Isabela. Attorney Francis D. Guzman, huwag po muna kayong aalis sa linya kasi meron pa po tayong isa pang caller na manghihingi ng tulong. Ayan.